kami magkaganito. Pag hindi dumating yung bagyo. Lahat naman kami doon, ano, yung mga kapitbahay, sabi namin, pag hindi dumating yung bagyo, hindi naman tayo ganyan. Kasi meron pa tayong makuna ng pagkain natin. Tapos wala, mahirap. Walang trabaho sa ano, yung plantation. Ang best friend ko, si Pura. Akompanyado. Oh, kami ang kasama papunta ng ano, Santo Tomas. Maghanap buhay. Para sa mga anak ko. Isang binubuhay ng biyudang si Jocelyn ang siyam na anak. Napinsala ang mahigit 30 ektaryang banana plantation na pinapasukan niya, kaya makiki-extra siya sa palayan ng kanyang kamag-anak sa Davao del Norte. Sa kaoras may nabiyahe, gikan sa Amoa, paatod sa Riz Compostela, tapos sakay kami sa bus ngayon, tatlong or, papuntang Tagum, tapos Santo Tomas. Pagbaba ng Tagum, sakay naman ang bus ulit. Naisip ko yung mga anak ko. Mahirap pag walang ina. Sila lang. Man pwede kung dili umalis kasi hanap ng pagkain. Mahirap kasi walang tatay. Walang ang nanay. Humigit kumulang 3 oras ang kanilang lalakbayin. Minsan man lang pag may ani doon ang mga palay, magpunta kami, kaming dalawa, sama-sama kaming dalawa. Pag wala, doon kami sa bahay, maghanap buhay. Ngayon, dito na tayo sa Tagum. Sasakay naman tayo ulit patung Santo Tomas. Tapos, pagdating ako doon sa ano, niya, sakay naman tayo ng motor papuntang Basuan. Halos 200 piso ang pamasahe papunta sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Ito ang natira nilang pera mula sa huling kinita sa sakahan. Minsan, pag magbabiyahe, ayaw namin kumain pag hirap ang pera. Pag mayroon, kumain kaming dalawa. Pag wala, pamalingkin lang para sa mga anak. Wala pa ang bus. Aabutin sila ng dilim kung maghihintay. Kaya minabuti na nilang mag-jeep. Sala sa init, sala sa lamig ang panahon. Sa biyahe pa lang, pwede nang magkasakit sina Jocelyn. Ito ako sa bahay ng pamangkin ko. Dito ako mag-ani ng palay. Minsan may 20 kilos, 30 kilos yung bahay namin. Tapos ibibinta. Hindi ko alam kung magkano yung pirang abutin niya kasi depende sa kilo. Ngayon, bababa ang palay. 12 lang ang kuan niya per kilo. Pero para kay Jocelyn, hanggat may gagapasin, gigilingin at ibebentang palay kahit malayo muna sa pamilya, hindi muna siya uuwi. Umaabot ng 500 piso ang kita niya sa isang linggo, kung minsan nakakadiskarte pa siya ng bigas. Hanggang may lakas, sisikat pa rin. Para rin sa mga anak, para makapa-eskwela sila. Tiis-tiis muna. Alam naman nila na dito ako. Kasi mahirap talaga na ikaw lang nag-aalaga sa kanila. Pero iba pa rin kung may tahanan na sila at pagkakakitaan sa sariling baryo. Paano na tayo pag wala ng rasyon?
pag matapos na yung ani dito, paano na tayo? Walang ano, walang, wala na, hirap. Sabi ko, magtatrabaho na lang tayo.